ang mga magician. Ang mga magician, yung mga Egyptian, mga magician sila para kinikilala sila ang mga tao, hindi na naniwala sa Diyos. Doon na sila nagtarasal kay Pharaon at saka sa mga magician. Dahil kung anong hinihingi nila sa magician, binibigay. So anong problema? Dumating si Moses at sabihin mo kayo maniniwala. Dahil yung gawa nila ay hindi yan totoo. Mga katang-isip lang yan at gawa-gawa sa ano, magic. Pinilir si Moses. So consider on magic. Bakit? Yung hinahin muna si Moses, kung totoo ka na propeta ni Jesus Cristo, sabi niya, si Cristo ay paniwalaan ninyo ang nagbigay ng kapangyarihan niyo sa itaas. So hindi sila niniwala dahil magaling sila sa panggagamot, ay pinakita ang Panginoon kay Jesus Cristo na kahit patay, magbigyan niya ng buhay. Sa kapanahon na naman ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano naman ang dinidiyos-diyos ng mga tao? Ay yung ano dila nila, pabalagtasan pag isang Bisaya, wala ko balagtasan. Magaling siya sa poetry. During the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa niyang Diyos yung dila nila sa poetry, magaling siya sa poetry. So ang ginawa naman ng Panginoon, nagpadala silang revelation ng Quran, so per se day, poetry, na nagsak sila. Dahil ang poetry sa mga Arabo at kahit sa atin mga Pilipino, mas mataas yung poetry mo kung haluan ng kasinungalingan. Kung haluan mo kasinungalingan. Qul huwallahu ahad. Just listen, ha? Eh? Ibig yung aratan Arab, you will understand. Nag-ex poetry. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. It ending with D. Letter D. Ahad. Anong meaning? Ang meaning, sabi ng Panginoon, Qul huwallahu ahad. Say that Allah is only one. Lam yalid, he begets not, walam yulad, and he is not a begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad. So, walang nakapareho sa kanya, he is the absolute one. Yung nakita ng mga Arabo, nagtaka sila, sabi nila, hindi ito poetry. Dahil ang grabe, ang taas ng moral, ng klaseng panalita, taas ang moral. So, balik tayo sa kay Moses. Si Moses, hindi lang siya magic, kundi ang dala niya ay himala. Okay. At tungkol sa pag-uugali ni Moises, ay di ba siya napulot lang sa ilog? Ngayon, halos yung buong Egypt, parang nilulun niya lahat. Parang wala siyang utang na loob. Ang ibig sabihin, wala siyang utang na loob. Pati yung anak ni Ramses na maliit, itinamay niya na matay. Sinabi pa niya kay Ramses na yung hari, sabi, mamamatay ang unang panganay. Inalagaan siya ng kapatid ng hari dyan, Ukraina, parang lumalabas na wala siyang utang na loob. Bakit dinamayan yung anak ni Ramses, yung bata? Lalason. Kayo po ba brother Kristiyano or Atiesta? Kayo po ba yung Kristiyano? Hindi. Ay, Muslim ikaw. Pero nagtatanong ka lang para magdagdagan ang alam. Kasi napapanood po ko eh. Parang kita ko, parang wala siyang utang na loob. Ikaw, ang tulang. Balik-Islam po ba? Oo. Islam? Yeah, ha? Kalinor, nag-aaral ka doon at tinanong mo na doon sa kanya, di ba? Di ba. Buti dito mo tinanong. Kasi napunod yung... Sandi lang. Alam ko yung ibig mo sabihin. Alam ko yung issue. Na ang Diyos, parang walang awa. Ha? Kung sinabi mo si Moses walang awa, hindi si Moses you allege God. Kasi ang nagpadala ni Moses, Diyos! Ha? Si Moses ang nagpadala niya, nagsubok yun kay Paraon, ang Panginoon. Oh, hindi lang si Allah, ang Diyos sa mga Kristiyano, si Jehovah. Kung ikaw ay may Jehovah, Yahweh, read Bible, the story of the Bible also. The same with the story of the Bible and the story of Islam. So kung ang dala-dala ni Moses, at sabihin natin naman si Moses ay walang justisya, masama, o hindi magandang dala-dala ni Moses, ang sinasabihan mo dyan, ang Panginoon, balik tayo kay Noah. Yung pinatay ng Diyos, nagbigay ng dilubyo, nagbaha, namatay, pati mga bata. Di ba? Pati mga bata, patay. Sa panahon ni Noah. I-blame mo ba si Noah? Hindi, i-blame mo ang Diyos. Dahil yung padala ng dilubyo, ang Diyos. Sa panahon Sodom at Gomorrah, yung niyangob yung Sodom at Gomorrah at sinunog ng Panginoon, pati mga bata, damay. Sabi natin sa Bagyo sa Pilipinas, parang dati, ang Bagyo sa Pilipinas, ay Yolanda, ang nangamatay nung pati mga bata, sinong gumawa nung? Diyos! Pero sabi naman ng Allah sa Quran, alhamdulillah, lahat ng mga gawain
kahit dilupyo, ito'y nangyayari dahil sa kagawa ng mga tao. Kagawa ng mga tao. Yung sa kapanahon ni Noah, bigyan sa dilupyo kung sumasamba sa Diyos. Sa kapanahon ni Moses, bigyan ba silang ganong laanat or explicit curse kung sila'y sumasamba sa Diyos? So ang mga taong hindi sumasamba sa Diyos, matatakot tayo. Baka yung sarili nating mahal sa buhay, anak natin, o maski misis natin, o sarili mo, lalagyan ka ng cancer dahil hindi ka maniwala sa Diyos. Tapos, the more you blame God, So magpasalamat tayo, wala tayong sakit, ha? At mayroon tayong paniniwala sa Diyos. So maniniwala tayo dahil sa Islam tinatawag na Qadar Allah. Ha? Lahat ng pangyayari dito sa mundo, Qadar. Qadar lahat ng pangyayari sa mundo. Ito ay kagustuhan ng Diyos. Okay? Tanong ka, brother. Ikaw, nagtanong ka sa akin, pero hindi ka nag-inig sa sagot. Okay. Sige, tala. Gusto mo, hindi na kita sasagutin. Okay? Okay, sige, sagot. Dagdagan mo yung tanong mo. Pero pag kikiusap ko lang, pag magsagot ako, pakinggan mo. Okay. Ang uulitin kong tanong ay tungkol doon sa mga sinasabi na niligtas ni Mr. Musa o Moises o yung mga tao niligtas. Mr. Alinor. Alinor. Ayun si Mr. Ganti mo, ha? Mr. Musa. Ulitin ko yung mga ano, yung mga ni-recruit na tao ni Mr. Paraon na kung nasaan man siya, eh yun naman hindi siya pilitan. Nung araw na may nabasa ako, yung mga tao nilirecruit, mayroon sila mga agent na walang sweldo, ganun ko lang ang ibibigay. O bakit ang nangyari, niligtas ni Musa yung mga tao? Total, nagkaroon ng subot sa Sodom and Gomorrah, hindi niya napasunod lahat ng tao sa kagustuhan niya. Nagkaroon tuloy siya ng parang kasalanan kay Allah. Kasi, niligtas niya ng tao, kalahati ng tao hindi sumunod sa kanya. Ano sa kanya? Minamata-mata pa siya. Ito ang Diyos namin, hindi ko na tupa. Di ba? Ito pa, brother, Muslim na ngayon o Kristiyano? Or gitna ka, 50-50. Yung tanong mo, talaga nagmula sa isip mo? Or tinitisingan mo lang ako? Ha? Ilang taong ka? Ilang buwan ka? So, congratulate mo, brother, dahil okay sa ibig sabihin, kulang pa ng kalaman mo tungkol sa Islam. Siya, nagdagdagan mo pa lang. Sa loob mo sa Zubo, si Moses hindi siya open. Kasi pinakay niya yung bata. Sinabi pa niya, mapakayin mo ng bata. Ano pangalan? Anong pangalan mo, brother? Abdullah, apelido? Sa senior, apelido mo? Ortiz. Brother, pag sinasabi mo ngayon, pag sinasabi mo na si Muhammad, si Moses ay hindi propeta, hindi propeta sa puso mo, sorry to say, you're not Muslim. You are not Muslim. Huh? At tanongin mo ito, kung Muslim ka. Muslim ito? Sa mga propeta. Isa lang ang propeta, hindi mo tanggapin, brother. Hindi ka Muslim. Don't claim you're Muslim. Isang propeta. Pag hindi mo tanggapin siya, dahil na propeta, hindi ka Muslim. Si Moses, propeta. Brother, makilig ka. Pag anti mo na Muslim, dapat nagmulat na edan. Sila ni Abraham, sila ni Moses, sila ni Jesus Christos, Muhammad, tanggapin mo na sila subo. Pag isa sa kanila, sinabi mo na duda ka o hindi sila propita, automatically, you are not Muslim. Friend ko sa Facebook, kayo mo lang namin. Ay, focus nyo. You are not Muslim. Boy, Alinor, ito dito, ipasahada ito ulit. Ha? Pamuslimin ito ulit. Okay, brother. Pag sinabi mo, brother, na hindi ko alam, may tendency ka pa tuturuan namin. Ha? Kasi hindi mo alam. Pag sinasabi mo nga, sa isip ko si Moses, ano bang basihan mo na siya hindi propeta? Your mind or the book? May Muslim brother, you know who is Moses, who is Jesus, who is Muhammad according to the book. Hindi sa katang isip. Kasi kung katang isip, eh tama kayo lahat. Dahil may isip tayo lahat. Dapat kung tunay ka lang ang palataya, if you are a true Muslim, hold Quran. If you are a true Christian, hold the Bible.
Pero kung sabihin mo, akala ko, ganito, ganito. No, no. If you are a true Christian, every word but the other, live must be in the Bible. Pag hindi naniwala, hindi naniwala sa Bible, you are not Christian. Be safe. Pag anong mang sinasabi mo na hindi sa Quran, you are not Muslim. So, kung sabihin mo natuda ka, ito ba sa katuturuan namin? But you insist according to your mind. Brother, okay. Brother, kung ikaw ay tunay na Muslim, huwag mong pananampalataya mo, basihan mo ang mga film. Kasi kung babasihan mo ang mga film, huwag ka na mag-isabasa ng Quran, punta ka sa Hollywood. Doon ka na mag-aral sa mga sinima, huwag ka na mag-aral sa Quran. But if you're a Muslim, your belief must be rooted from the Quran, not from the film and any movie. So, yun ang ma-advise ko sa'yo. Kung tunay ka na Muslim, maniniwala ka sa Quran. Pero kung nag-doubt ka sa Quran dahil sa mga movie, so, ang iyong pananampalataya, nag-uugat, nagmula sa mga movie, hindi sa Quran. So, sorry to say, you're not to say. So, if you say, I am a Muslim, don't doubt Moses. He is a prophet of God. Jesus Christ is a prophet of God. Muhammad is a prophet of God. If you say, I doubt, sorry, you are not to say. Okay, thank you.